Agpaiso! Nalastog ka nga talaga, nga pusa kang Bicolano. Nyamitin. Naku! Nani? Dumating na naman tong pusan to. Aso pala aso. Asong itim. Naku, Diyos ko po. Naku, matakaw talaga to. Naku, uubusin na naman to yung pagkain namin. Ang mga susunod na eksena ng mga pusa o aso ay pawang walang katotohanan na PURUS katuwaan lang. Kung masyado kang sensitive, manood ka na lang ng ibang videos ng GUBANG at huwag KALIMUTANG mag-subscribe. Bossing! Ilabas mo na yan, Bossing! Nako, dudukutin ko yan. Bangus pala to, Bossing. Napakabait mo talaga. Kita nyo naman, si Bossing, bangus ang pinakain sa akin. Boneless pa. Napakasarap. Ayos. Parang ano lang, Lazada 11.11. Wow! Ayos. Sangka pa. Bangus pala to talaga. Ayun. Doon na. Eto na. Kumakain pa rin naman ako. Ayos naman. Masarap. Sa mga papaalala ko nga lamang pala, sa mga hindi pa nagsasubscribe kay Gobang New Normal, huwag ninyong kalimutan, mag-subscribe kayo kay Bossing. At eto na. Umpisa na natin. Napaalala ko lamang pala, Lazada 11.11. Wow! 11.11 ha, pakakatandaan nyo. Si ano ron, ang ating model, endorser, si Lee Min Ho. Wow! Mahusay yan, si Lee Min Ho. Kung hindi nyo siya kilala, siya ay Korean actor, singer, tsaka model siya. Oh. Tropa ko yun. Magkasama kami sa school dati sa Kukuk University sa South Korea. Oo, magkaibigan kami noon. Sanggan dikit kami noon, baka akala lang ninyo. Ay, Tita Chris, pasensya na ha, kung dito kay Lee Min Ho magkasama kami sa pag-endorse nung Lazada 11.11. Alam ko kasi sa Shopee kay. Pasensya ka na, Tita Chris ha. Ganun pa man. Hindi ko nakakalimutan, nagtita pa rin tayo. Trabaho lang. Malaki kasi offer sa akin dito eh. Kasama kami ni Lee Min Ho sa pag-endorse ng 11.11. Si Lee Min Ho nga pala, para sa inyong kaalaman lamang, siya po ay bida sa voice over flower. Wow! Opo, si Lee Min Ho. Oh, yan. Kita nyo, pogi-pogi ako. Baka magpa-autograph pa kayo yan. Pa-picture na kayo at nakikita nyo ako sa Lazada 11.11. Tsaka bida rin siya sa The Heirs. Mayaman siya ron. Siyempre kasama rin ako ron. Natural. Mayaman din ako ron. Parehas kaming mayaman. Ano pa nga ba? Tsaka yung isa pa, meron pa kami pinagbidahan. Kasama rin kami nun sa Gangnam Blues. Yun. Totoo yun. Under kami ng MYM. Wow! MYM. Entertainment. Doon kami nakaka-contract. Pero syempre, ganun pa man, kahit naman na sabihin natin under kami ng MYM, hindi naman natin may iwasan na umuwi pa rin dito sa Pilipinas. Pero ayos lang, walang problema. Kahit na nandito ako ngayon sa Caloocan at hindi pa ako nakakabalik sa tita ko sa Quezon City. At mukhang abutan na naman ako ng bagyo. Ulysses naman ngayon, yung paparating na bagyo. Diyos ko po, ano ba yan? Lagi na lamang may bagyo. Pangalawang bagyo ko na to sa Caloocan. Nako, masakit na sa ulo. Mabuti na nga lamang. At itong si Bossing, napaka-generous nito. Bigay ng pagkain. Sabi ko nga sa kanya, yan eh. Oh, boss. Wait lang, boss ha. Sige, boss. Papakyap muna ako. Gumawa na lamang kaya siya ng bahay ampunan ng mga pusa. Oo. Baka akala siguro nila itong si Bossing nagbibiro lang.
Totoo yun. Pakain to ng pakain sa mga pusa. Mga pusa, mga pusang kalye. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi ako pusang kalye. Hindi rin ako hungry cat. Katulad nga ng sinabi ni Charlie Chaplin na sabi ko na yun nung nakaraan. No? Ako ay may bahay talaga sa Quezon City. Kasama ko nga si Tita Vice kung nakakalimutan nyo. Pero hindi naman yun ang issue ngayon. Ito nga, si Bagyong Ulysses. May bagyo tayong Ulysses. Tapos sa... ano pa nga ba? Siyempre, dahil may bagyo, kailangan yung mga taga-Bicol dyan, yung mga taga-Ligaspi, ingat pa rin at malakas. Nasalanta nga kayo ng bagyo nung nakaraan. Eh, hindi pa ako nakakapagpadala ng ano, ng relief. Gawa nga lang, di pa nga kumikita. Yung shooting nung aking pelikula... na Crazy Rich Asian Cats eh hindi pa natutuloy kasi pandemic. Tsaka yun nga, dahil sa may mga bagyo, pandemic pa, eh sunod-sunod yung mga trahedya, kaya hindi pa talaga natutuloy. Pero anyway, pag natuloy yun, medyo malaki-laki ang kikitahin ko nun. Tsaka ano nga rin pala, bukod yun sa pinopromote ko na Lazada 11.11, eh ako'y sasali rin sa pelikula ng probinsyano. Ayos talaga. Medyo sinuswerte ako ngayon mga panahon na to. Probinsyano, kasama ako ron no, sa ABS-CBN. Kasama ko ron si Kuya Coco Martin, si Miss Presnan. Ayun ko, ano mong pangalan nun, si Miss Presnan. Agpaiso! Nalastog ka nga talaga, nga pusa kang Bicolano, nyamit din. Naku! Nani? Dumating na naman tong pusan to. Aso pala, aso. Asong itim. Naku, Diyos ko po. Naku, matakaw talaga to. Naku, uubusin na naman ito yung pagkain namin. Koko, ay apo, umalis ka na rito at kakain mo pa yung pagkain namin. Kokonti na nga lang yan. Huwag mo nang ubusin. Uy, negra, lumayas ka dyan. Ako, Diyos mio, Marimar. Ay apo, kawawa naman kaming mga Ilocanong pusa. Bakit ganun? Eh, buti sana kung nasa Amerika na kami at ayos ang buhay doon, steak ang kainin namin. Wow. Ito naman kasing nigrang pusa na ay asong ito ay umalis ka na dyan ay apo. Matakaw kang aso ka. Galisin ka naman. Ako Diyos ko. Siguro. Agpaiso. Umalis ka dito yun. Mukhang hindi tayo titirahan yata ng pusan to. Ah. Aso pala mali. Hindi pala pusa. Ako Diyos ko. Umalis ka na diyang aso ka at nagugutom na kami. Tirahan mo naman kami. Magtira ka na. Naku po, ano kaya kung pagtulungan nating bugbugin tong asong to? Makulit eh. Hindi naman siyang binigyan ng pagkain ni Bossing eh. Tapos eh, siyang kumakain. Naku, Diyos ko naman talagang aso to. Umalis ka na kasi dyan. Kanina ka pa eh. Makulit ka. Mm-mm. Gusto mo pakitaan kita ng karate? Hmm? Banatang kita dyan eh. Mm. Sige, sige, sige. Mm. Aba, aba, lalaban pa yata. Diyos ko. Itong negra talaga nito. Wala talaga. Sige, sige. Bugbuelo lang ako at babanatan. Buti na lang na wala na, umalis na. Diyos ko. Diyos ko po, tira-tira na lang ang binigay sa amin. Ano ba yan? Bossing, dagdagan mo naman yung binigay mo at naku, kinain ng itim na pusa. Ay, aso pala, mali, mali. T21. Pupunta ako dyan. Sigurado yan. Wala yung biro. Fuck.
thank you. Go bang new normal.